Welcome mga kasimanwa sa panibagong vlog kung saan naisipan namin mag-loop from Visayas to Luzon, balik ulit sa Visayas. Taas ako ngayon ng sakyan, final touches na lang. Isa 3:30 ng umaga. Nalagay na lang ibang gamit dito sa taas ng rooftop, ng roof rack. Tapos, let's go na! What is our Lord Spirit? Oh Lord Jesus Christ. Nagsusubungan mag-road trip kami hasta sa Manila. Kabay pa nga gabayan mo kami sa among nga adlaw-adlaw hasta sa gabi nga pagbiyahe. Kagagabayan mo maman ang among nga pagtabok sa dagat. Kagang amon nga balay na mapalayo sa kung sa kalainan sa lahat ng masasama, in Jesus name, amen. Amen. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa una naming port. First na roro natin, okay na yung mga ticket natin, pwede na daw proceed sa ano, maghintay sa barko dun. Ganyan yata yung barko eh. Ayan ang barko, tangang sakyan, no? Okay. Labit na. Ilang sandali lang, dumating na yung unang roro namin. Itong unang adventure namin, sasaba kami papuntang Ahuy, Iloilo. So first namin na roro, plano is to from Negros to Panay, Panay to Mindoro, and Mindoro to Batangas, and doon tayo mag-adventure. Bahala na kung paano pa uwi. Yung adventure namin ngayon na medyo matagal-tagal kami, medyo malayo, nakakamiss talaga yung mga ganito, yung kasi pag nasa barko ka, lahat na lang iniisip mo eh, kung anong gagawin, ganyan, pero minsan hindi natin nagagawa. Kaya habang bata pa, dapat talaga gawin natin. Kasi minsan lang to eh, yung life natin sa barko, halos nandun na lang. Eh dito, anong gagawin natin sa pera, diba? Siyempre, pera, nandyan lang yan, kikitain mo kahit mawala. Pero yung mga memories na pwede mong magawa kasama yung mga mahal mo sa buhay is hindi mo na mababawi. Kaya habang may time nandito sa lupa, gawa ka ng memories kasama yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Tira nyo, doon kami papunta, doon sa Ahuy. May bagong bukas kasi na ro-ro-port ngayon dito. Para sa mga hindi nakakaalam, EB Magalona to Ahuy, mas shorten daw yata yung time paputang Katiklan sa nagpaplano magpunta ng Boracay. Yan. As usual, kasama namin yung napakakit naming pusa, si Pokey. Hello, Mimo! Oh, sa mga hindi sanay sa mga barko, kaya mabilis mahilo, susuka. Kailangan ng motion sickness patch. Effective daw. Ikaw, kasi, hindi ka nahilo? Kasi noon, basta may motion, tapos nandito ako sa aircon, tapos ano, maliit na lugar, hilo ako kaagad. Pero ngayon, hindi. Effective, kaya effective siya. Noon, hindi mo ako makausap, hindi ako makalingon. Pababa na kami ng barko at andito na kami sa Ahuy, Iloilo. Ang sunod na destinasyon namin, Roa City. Pero bago lahat ng yan,
Panglaban muna sa init. Bili muna kami ng yelo. Aragoy! Soft yan kasi. Pag nag-ano ka mo, ingat-ingat kayo. Nagbigyan ng ice. Parang itlog lang ako ng background. Isa lang? Oo, isa lang ka itlog. Oo. Normal na ng itlog na. Makalipas ang 3 oras na biyahe, nakarating na rin kami sa Roa City, kung saan makikita ang seafood capital ng Pilipinas. Okay, so andito na kami. Ay, gutom na, timing. Medyo nakakadismaya lang pala kasi sobrang mahal pala, tapos konti lang yung serving. Pero babawi na lang kami sa view. Ay, mag-lunch na. Honest review lang mga kasimanwa, medyo nadismaya talaga kami sa kinain namin kasi parang ininit lang at matigas na nung dumating sa amin. Pero baka nagkamali lang kami ng pinuntahan. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-aasa dito sa Roa City. Sana sa next na pagbalik namin, hanap namin yung talagang the best dito. Pagkatapos kumain, hindi na kami nagtagal dito sa Roa City. Nagdiretso na kami papuntang Katiklan para makapahinga na sa Boracay. Hindi ko na na-videoan yung pagdating namin kasi diretso na kami dito sa tricycle. So may nakalimutan ako. Dala-dala ko ngayong ref. Pero yung saksakan naman nakalimutan. Imbes na sakay, lakad na lang. Malapit lang naman. Gabing init. Oh no! Ang problema ngayon, nakalimutan kung saan ako dumaan. Ano ba yung pinarpingan ko ba? Tong? Alam nyo saan ang Peter de los Reyes Car Park? Ayan. Ay, ito. Kana. Thank you. Tos, saan ako pumunta? Ito lang pala. Malapit lang. Wala sa ayos. Ay, nako, ito na. Ay, ito lang yung naiwan. Grabe, di ka mahal sa Boracay. Katang terminal fee, walang environmental fee. Planong chill-chill lang sa Boracay. Hindi pwede. Dapat maghanda ka talaga ng malaking pera. Kamu na may mga ito. Sa Boracay ka, mahal. Hindi na ako umbalik di. At nakarating na kami sa Boracay. Sa wakas. Medyo malayo-layo lang yung lalakarin kasi malayo pala yung sakaya ng motor galing sa terminal. Pero tiis lang. Sobrang daming bit-bit. Naku po. Ang grabe, ang layo sa lakad naman. Boracay na, here we come. Dapat nito na yung dala niyo eh. Oo? Maliwanag ba yung... Buwan? Station 1. Station 3. Hindi na maliwanag. Wala na kasi yung mga activities. Mga hotel, hindi na naglalatag yung mga tin. Bawal na? Bawal. Bawal na bawal. Dati, alas 11 ng gabi, may nag-iinuman pa sa... Kinuwento nga ni Kuya na nag-improve na daw yung Boracay, hindi na daw kagaya dati na magulo. Sana yun nga yung madatnan namin dito. May hihidin kang nalaman ah. Sa mga nagbabudget dyan sa Boracay,
pwede naman kayo maghanap ng murang accommodation. Kaso nga lang, malayo sa beach. Pero mura lang naman yung e-bike, 20 pesos lang. Kahit sa ang stations, pwede ka nang ihatid. Punta na kami sa station 3. Swimming. Pwede na ka mong swimming? Pwede na mong swimming? Kaya? Oo. Nga ka ready? Abay, kunwari pa yung dalawang to. Hindi daw ready. Pero tingnan nyo, pang beach na yung outfit. Tapos mamaya mag-aura-aura na yan. At nasa station 3 na rin kami sa wakas. Eto na talaga yung pinunta ko dito. Tingnan na natin kung mababawi yung pagod namin kanina sa ganda ng beach daw nila dito. So, para sa... Short naman eh. Ha? Short. Short ata? So, ito na yung beach. Parang okay naman. Hindi naman ako na-dismaya. Malinis yung beach. Ano kaya gagawin? Kaya yung dalawa nag-aura-aura na. Oh. Ako naman dito lang mag-isa. Para sila dyan dalawa. Ako kaya maligo. Ako kaya. Ito kami naiwan. Ang tubig! Okay quality ang tubig. Hindi sayang. Hindi na sayang. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. That cause they'll break your heart. Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got an internet. Be different, or am I wasting my time? Over and over. So, ang tip para makaiwas gastos dito sa Boracay, magdala ng pagkain nyo. Thank you.
may luto na. Handa. Mga kasimanwa. Kababayan ko. Siksikan kami tatlo dito. Apat. Apat pala. Ay, nako. Grabe yung sikip. Ano masasabi mo? Tulong na kayo. Ikaw ano masasabi mo? Matulong na kayo. Si Foki. Ngayon kami daw. Good night, kasimanwa. Bye-bye. Yeah.